Hello! Ngayon naman gagawa tayo ng Philly cheese steak. So ito yung mga ingredients na kakailanganin natin how to make a Philly cheese steak. So meron tayong garlic, fresh garlic. Chinap ko lang to ng maliliit. Then meron tayong salted butter. This one, another salted butter. We have a parsley, onion, 1.5 onion to. And then fresh mushroom, olive oil, salt, pepper, and this one, ribeye steak to. Ini-slice ko na rin siya. So, ganyan kaninipis, dapat manipis lang siya. And then meron tayong provolone cheese, and then of course meron tayong buns, long buns. Depende kung gano'ng kalaking Philly cheese steak yung gusto nyo gawin. Kung gusto nyo, pwede nga small buns lang yung gamitin nyo, but it's up to you guys. Okay, so let's start! Ano na natin gagawin? Set aside na natin itong onion, itong butter, para may enough space tayo. And itong mushroom. So, itong ribeye steak natin, lalagyan lang natin siya ng salt and pepper. Dapat ganito lang siya ka-thin. Okay. So, lalagyan lang natin siya ng pepper. Next, itong ating salt. Okay. Mix lang natin. Lagyan natin ulit ng pepper. Salt. Mix. Then, after mixing, set aside lang natin. Ang gagawin naman natin, next step, yung ating garlic spread. So, kumuha ko ng small bowl. Lagay ko lang tong butter. Dapat soft yung butter na gagamitin nyo. Ayan. Then, I use pork para mas madali siyang ma-flatten or madurog. Add lang natin tong ating fresh garlic. Add na rin natin yung ating parsley. So, pwede kayong gumawa ng marami nito kung mahilig kayo sa garlic spread or garlic bread. Pwede nyo itong i-spread sa any kind of bread. Na-combine na lahat na ingredients, yung garlic, butter, and parsley. Set aside muna natin to. Okay. So, hindi ko na nilahat yung butter. So, instead of using this, ito na lang kasi may natira pa siya. Okay. Set aside muna natin. Next. Open lang natin yung bread na gagamitin natin. So, gawa muna ako ng dalawa. Kasi masyadong marami. Kasi malaki na rin eh. Baka hindi maubos. Cut nyo lang siya ng middle using bread knife. Okay.
this one on the side. Then, tsaka natin ilalagay itong ginawa natin. Garlic spread. Close natin. Lagyan naman natin yung isa pa. Excited na ako kainin to. Nakatikim ako nito nung nagpunta kami ng New York. So, it was 7 years ago. Then, babalik uli kami this year. Mainit na itong pan. Sinalang ko na siya kanina habang nagpiprepare tayo ng ating sandwich. So, una natin gagawin. Lalagay lang natin ito. Twist lang natin para magkaroon din ng flavor yung other side ng bread. Okay. Sarap. Hindi pa tapos. So, kailangan pa na kasi yung apoy nyo. Pero kung gusto nyo naman sa toaster yung gawin to, pwede din naman. So, cover muna natin to. Stop lang natin para mag golden brown. Okay, then bilang na natin. There you go. Close mo na natin. Set aside. Put some oil. Olive oil. So, lagay natin ang onion. Okay.
pwede naman. Pwede okay na to sa akin. Para mas masarap yung medyo crunchy yung onion. Cheese.
antayin lang natin mag-melt yung provolone cheese bago natin sa transfer sa sandwich natin. Ayan, melted na yung hot cheese. Provolone cheese, pwede na natin ito i-transfer sa ating sandwich. So, ito yung isa. Binalad ko na sa foil. Yan. Pwede pang baon. So, i-slice muna natin kasi hindi ko kayang ubusin to. Masyado siyang malaki. There you go. Yummy. My goodness. Excited ako. So, i-slice muna natin. Half. Try it. Yummy. Lasang-lasa mo yung mushroom garlic spread. Natin. Napaka-heavy nito pagka minirienda nyo to. My goodness, ang sarap. One more bite.
Yum. So happy eating and happy cooking. Inaya ko na anak ko. Mmm, sarap. Tatry ni Kuya. How is it, Kuya? It's good. What? It's good. Yummy? Yeah. I see. Mm. Mom, I need to see you. Thumbs up? Mm-hmm. Thumbs up? I need to see you. Yeah. Thank you.